Mabenta ngayong Chinese New Year ang mga pampaswerte at syempre pagkain Chinese. Tunghayan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Isang tikoy na pagsasaluhan ng kanilang pamilya ang binili ng nanay ni si Jennifer sa Chinese store na ito sa Batangas City. Kahit pa Pinoy sila, nakaugalian na rin daw na maghanda sa selebrasyon ng Chinese New Year. Makasanayan lang po at gusto ng mga bata ko. Sa tindahan ni Shobi, nagiging mabenta na raw ang iba't ibang Chinese items. Gaya ng tikoy na mabibili mula 75 pesos hanggang 300 pesos. Lucky charms na may 3 for 100 pesos. Chinese candle na 150 hanggang 200 pesos ang presyo. May Chinese fan din na mabibili ng 30 pesos. At wishing paper na 180 pesos ang presyo kada bundle na ginagamit sa handaan. May stick. Alay mo na, ibig sabihin yung mabait tao na punta rin eh, na tikim ng ulam. Okay. Tapos silang sunog ito. Pagtapos na sunog, ibig sabihin, siya tapos na kain, alis na. Ang Chinese New Year, itinuturing ding Spring Festival na hudyat na panahon ng pagtatanim. Ayon sa isang sociology professor, may malalim kasing koneksyon tayo mga Pinoy sa Chinese. Pero paliwanag niya, hindi lang daw dapat nakikiuso ang mga Pilipino. Mainam na pahalagahan din ang kanilang tradisyon at kultura. Their history together goes even before the arrival of the Spaniards. Pre-colonial period, we already have established relations with the Chinese. So it's just a commemoration, ano? Of the, sabi nga, camaraderie between the Chinese and the Filipino people. Kitang-kita raw ang impluwensya ng Chino sa mga Pilipino mula sa mga pagkaing inihahanda sa bagong taon hanggang sa paggamit ng firecrackers at pailaw. Ang kulturang Chinoy, malayo pa raw ang tatahakin, kaya't makakatulong kung ipapasa rin ang tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.